What's up, mga kababayan? May gagawin na naman tayo ngayon para ito sa mga batang 90s at saka sa mga kabataang, anong tawag, 20s. 20s ba tawag niya? So gusto ko lang ipakilala sa inyo itong gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng Indian pangit. Yung mga kabataan ngayon, halos puro na lang gadget ang araw-araw, buong araw. Uy, gawin nyo din mga module nyo, ha? Yung Mobile Legend lang ang magpapabagsak sa subject nyo, ha? So ito po mga gagamitin natin ngayon. Ito una yung itong pantuhog, ito rubber band o yung plastiko. Ito may marami tayo dito. Ito marami kong laman. Rubber bands. And then ito, tali, lubid. Kasi gagawin natin yung buntot mo mamaya, ha? Ang putol, punting. Yan ang mga gagamitin natin ngayon. Simulan na natin, mga kababayan. Muna natin gawin. Matulog muna tayo. Ang toothbrush. Uminom ng tubig. Totoo na to. Simulan na natin. Una, eto, tanggalin ko lang itong matulis dito. Yan, tulugin natin to para hindi tayo matusok. Yan. Dito sa isang pantuhok natin, magputol tayo dito ng mga 1 inch atas. Yan. Meron na tayo nitong maliit. Check natin kung straight ba siya. Mas maganda kasi yung pang straight para pulido yung pagtira natin. Straight. Ito, ilagay natin ito dito. Ganyan. Medyo malaki lang siya. Gusto ko itong hatiin. Ito maliit. Dahan-dahan lang tayo para hindi masukatan. Ito na. Tingin ganyan ito. Tapos itong mataas naman na pang tuhog, medyo i-flatten lang natin dito ng konti dito. Mga 1 inch. Dito banda. Flatten natin ng konti. Para pagkabit natin dun sa isang maya. Maganda yung pagkakabit. Ayan, yan na, ayan na siya. So, ito ang itatali natin dito sa ating Indian pana. Kasi dito, walang ganitong klaseng goma. Yung ginagamit natin sa Pilipinas, yung available lang palagi sa mga palengke, yung sa mga sari-sari store, may mga ganong makikita ka lang. Pero dito, wala ko lang kitang ganong klaseng goma. So, ito na lang ang gagamitin natin. Ito pang tali natin. Ganyan. Pag mga batang 90s, pag naglalaro na ng mga ganito, pagandahan, yan. Kapag naglagay ka ng nakaintali ka na nito, dapat talaga fine na fine yung pagkatali mo, yung nakadikit talaga para mas magandang tingnan. Dito kasi natin ikakabit yung goma natin para maitira natin mamaya. So, etong dito aayusin ko muna para mas madaling ikabit yung rubber band natin. Hindi siya matanggal. Tapos dito naman medyo i-curve ko to ito. Para mas maganda yung pagkabit niya. Hindi madaling, madaling matanggal yung goma natin, yung pantira natin ng goma mamaya. Yan na siya. Dito, medyo pakurba din siya. Ganyan, dali na siya ikabit. Gagawa na naman tayo ng buntot. Ito ang gagawin natin. Yung taas, ang haba ng buntot, 3 inches siguro. Itong 3 inches, okay na to. Yan, okay na siguro. Pakuha natin dito. Lagay natin to dito. Huwaman na tayo ng rubber band. Itong tali. Tali, tali. Tali natin. Yan, buntot na. Ito puputulin natin. Yan. Oops, meron pa. Yan. Pero okay na itong hawakan. Tatanggal lang ito. Wala kasing ibang tali dito. Yung ginagamit namin noon, yarn or yung straw. Yan, depende naman sa'yo. Pwede din yung feather, yung balahibo ng manok. Yung tie box, yung may kulay green, yellow, gray. Yan. Ganito yun siya. Magkabit. Ang kamay mo. Peace. Gawa ka ng piece. Tapos dito sa piece mo, ganyan, ganyan. Tapos dito mo ikabit yung eto. Itong parang hook natin. Dito mo yun ikabit. Yan. Ito
Tapos na ba? Hindi pa. Kapag batang 90s ka, alam mo na may kulang pa dito. Ewan ko sa ibang lugar, sa Visayas or sa Luzon, sa aming lugar, may ilalagay pa dito, may idadagdag pa dito. So ang tawag niyan sa amin, sa Visayas, saranggat. Ewan ko sa Luzon kung naglalagay pa sila, pero sa amin, naglalagay kami ng saranggat. So ipapakita ko sa inyo ngayon. So itong extra natin kanina, yung isang pantuho, hahatiin natin to. Kuha tayo ng flat dito na part. Aray! So mag-cut tayo ng mga 2 inch nito. 2 inches. Yun. Eto, may dalawa na tayo. Kakabit natin to dito. Sa gilid dito, isa. Kabit natin dito. Pakapala natin ng konti kasi kakabit natin to dito. Yan. Dali natin. Yan, mga 1 inch siya. Palabas. So, ito na, nalagay ko ng isa. Kabit rin natin itong isa sa kabila. So, dito. Yan. Ilang banda. Kabit natin dito. Manalo. Nakabit na po natin itong dalawang saranggat natin. Ito at ito. Ayusin lang muna natin to para magiging malinis siya tingnan. Lagay pa natin ng isang layer ng rubber bands dito. Tanggalin naman natin ito mga extras. Ito mga sobra-sobra. Dito na siya. Gusto ko lang lagyan ng tape dito. Teka lang, sige, natatanggal yung mga rubber band. Hindi ka pareho nung usual na ginagamit natin na rubber na hindi siya natatanggal. Itong rubber band sa natatanggal po sila. Tsaka dito din sa kabila. So ito na yung Indian pana natin. Yan, Indian pana. Ito yung Indian pana na Sputnik ha. Iba din to, Indian pana din to na laro. Explain ko sa inyo kung anong gamit nitong saranggat na sinasabi ko. Ito mga rubber bands natin. Kunwari naglalaro na tayo. Purpose kasi nito, titirahin itong rubber bands. Ito, ganyan yun yan. Tapos titirahin ng mga naglalaro. Pag matamaan mo ito, tapos lumabas dun sa square, lumabas sa square, etong rubber bands. So, yun na, panalo ka. Pero ang purpose nito ng saranggat, tama na siya, dito lang siya. May chance po na hindi natatamaan dito sa ulo ng ating Indian pana. Pero dito sa saranggat, etong ganito natin, dito tatama yung rubber bands natin. So, eto yung purpose ng saranggat natin. Genius sa mga batang 90s, no? So see, pagdilipad na yung Indian pana natin, hindi tumama yung ulo sa rubber bands, pero ang tumama itong saranggat natin, eto, dito sa rubber bands natin, yun, may dala tayo. So, dito naman, ang lipad ng ating Indian pana ay paikot. Tapos, dito naman siya tumama sa kabila. Yan, may dala din tayo. Bus! Bus! So, yan. Try natin maglaro doon sa labas. Labas tayo. Oh, labas ako dito sa aming bahay. Hindi ako makikita. Kuha natin. Dito tayo sa labas, sa likod. So, eto. Ilagay natin ito dito sa floor. Ako pang sulat eh. So, eto, isipin natin ito yung square. Ganyan kami maglaro noon. So, etong mga rubber bands natin, ilagay natin dyan. Titirahin natin yan. Pag nakalabas yan sa square, panalo tayo. Kabit natin ito. Ganyan pag kabit natin. Dito mama. Ang ingay ng AC. Yan po, wasak po sila. Natamaan po natin. Tapos, lumabas po dito sa square. Yan, nabuwas sa square. So kapag ganon, panalo ka na. Kasi nakalabas natin sa square. Pag hindi pa maglalaro, wala pang kalaban, lagay yan dito. Ha? Dalik tayo dun sa loob kasi ang init dito. Sobrang init. Yan, tinignan ko kanina, umabot po ng 34 degrees Celsius po, init dito. Pasok tayo sa loob, init. Mga batang 90s dyan, alam ko kung paano nyo to gagawin. At sa mga batang ngayon naman, or yung batang 20s ba yan, pwede nyo din itong i-try laruin.
Kung nagustuhan mo ang video nito, paki-like lang. Or kung hindi mo man nagustuhan, press mo lang ang dislike. Ha! Ang sakit naman nun. Nakita mo yung mapulang subscribe button sa baba? Pakipitik naman. Eto, nakita mo to dito sa kabila? Ha! See you on my next video. Ha!